Good day! Welcome to our program, Health Talk Hambay ni Doc. Ako ang inyong program host, Dr. Nikki James Francisco. Ang programang ito ay base rin sa inisyatibo ng Kalibo Cable TV in partnership with Aklan Medical Society at Provincial Health Office of Aklan. At sa ngayon, ating tatalakayin ang tungkol sa topic na hypertension or alta presyon. Pero dahil importante rin ngayon na isabay din natin, dahil nagro-roll out na po ng pagbabakuna ngayon ng ating COVID vaccine, mas maigi rin pong isama natin sa topic natin ngayon ang pagbabakuna natin sa mga pasyenteng may problema sa puso. At kasama na po dito ang ating mga pasyenteng may hypertension. At kasama po natin ngayon ang aking batchmate po na isang espesyalista sa adult cardiology, Dr. Jacqueline Gonzalez Francisco. Doc Jackie, magandang magandang araw. Oo, at thank you for accepting my invitation. At ngayon nga, no, ngayong buwan na ito, as medyo na-late lang tayo ng konti, yes, but we are actually celebrating World Hypertension Day, which was supposedly noong May 17. Yes, so, can you please give us a brief background as to what this celebration is all about? Okay. Mm-hmm. Ang World Hypertension Day po ay actually nagsimula po ito since 2005. And this is celebrated to increase the awareness of our patients or our every individual in the community with hypertension on the proper blood pressure measurement, early screening and detection of hypertension for early intervention in the treatment of hypertension to prevent the complications of hypertension. Mm-hmm. So, lalo na ngayon, mas ano, kahit third world country tayo, no? Yes. Na parang dati naririnig lang natin, first world country, napakaraming hypertensives, but even in our local setting, even here in Aklan, dumarami rin yung mga kaso ng ating hypertension. Tama, so very important talaga na itakal natin para mabigyang kaalaman ang ating mga manonood. Mamaya papakita natin yung burden ng hypertension sa ating bansa. Mm-hmm. And we all are also celebrating this month another ano, isang ano pa, no, May Measure Month. So yes, ano naman ito, Dr. Jackie? So ang May Measurement Month is an advocacy po, no, ng Philippine Heart Association and the Philippine Hypertension Society on Hypertension to screen our all individuals for hypertension. So ito actually nagsimula pa ito 2017. Mm-hmm. Ginagawa natin ito every month of May na minimeasure natin yung mga blood pressures, no, ng mga kababayan natin para ma-detect natin agad kung sino yung mga hypertensive or yung mga kailangang gamutin for hypertension. Mm-hmm. So very important kasi minsan nga na papabayaan din nila, Dr. Jackie, no, kasi minsan late na yung detection kung saan nagkakaroon na ng complication, doon, yes, lang sila talaga nag-ahabol. And actually even in the pediatric age group, we are ideally, we are actually supposed to get our blood pressure of our patients starting the age of 2, yes, unless indicated talaga na may mga ibang karamdaman yung mga babies namin or teenagers, then pwedeng mas maaga. But generally for the pediatric age group, no, sa ating mga manonood po, dapat nga po talagang 2 years old nagsa-start na rin po ng monitoring ang inyong mga pediatrician hanggang pagdating po nila ng teenage years bago po namin sila eventually ipasa sa ating mga internal medicine specialist, lalo na cardiologist kagaya ni Dr. Jackie, para po mas ma-monitor lalo na po yung may mga risk factors, may mga lahi sa, yes, kanilang family. And by experience, Doc Nikki, no, pabata ng pabata ngayon, exactly, yung may hypertension. Oo. At may mga maintenance na for hypertension. Oo, even ako personally, I have patients na talagang, lalo na yung mga taba ching-ching, cute-cute daw kasi, even as an infant, as a toddler, talagang minsan, I think I have several patients na who are on anti-hypertensive as early as 8 to 10 years old. Nakakatakot din siya. So, considering this ano, this situation, Dr. Jackie, kumusta naman ang epidemiology? Gaano katindi at kalala ang problema natin dito sa hypertension ito? Okay. So, para bigyan lang po kayo ng background, mm-hmm, no, kung ano yung burden ng hypertension worldwide. So, sa ngayon po, meron pong naitalang 1.13 billion na kaso ng hypertension worldwide.
At ang hypertension po ay kinoconsider as the biggest single risk factor of death, no? O yung mga cause ng mga namamatay or mortality sa buong bansa or even worldwide. And 7 million deaths every year ang naitatala natin dito. Samantala, 1.5 billion naman po yung mga taong nagkakaroon ng komplikasyon dahil sa hypertension. At mamaya, itatalakay natin yung mga complications na ito due to hypertension. So in the Philippines, yung bago ninyong statistics, Dr. Jackie, ano yung usual causes of mortality na because of hypertension? Actually, nakakalungkot, no? Kasi ang hypertension, even yung mga previous pa na census natin, kasama siya parati sa top 10 cause of mortality. Okay. No? And for until 2020 na study nila, yung census is yung hypertension nasa top 6 ng cause of mortality. Sumunod na doon yung COVID infection dahil sa pandemic na to. So, ganun kagrabe yung epekto ng hypertension sa mortality, no, ng mga nagkakaroon ng sakit na ito. At kaya dapat nating alamin kung ano yung totoo sa hypertension para sa tamang paggamot. Tsaka napapansin din siguro nila, Doc Jack, no, na parang nagkakaroon ng shift sa trend ng causes of mortality across all ages. Kasi previously, we're dealing more mga infectious diseases, mga infection. Pero ngayon talagang ang trend ng ating causes of mortality, pediatric age group, and even sa adult medicine, talagang nakikita natin itong mga non-communicable diseases na like hypertension and diabetes. Yes. So, ano yung ano natin ngayon, bali, yung ating deaths and burden of this hypertension dito naman sa Pilipinas? Okay. Kung makikita nyo sa graph, since 1990, so almost after 3 decades, no, dumoble halos or triple yung pagtaas ng mortality o yung pagkamatay ng pasyente dahil sa hypertension. At di lamang po yun, yung mga nagkakaroon ng disability. So, siyempre, pag nagkaroon ka ng complication for hypertension, hindi ka na makapagtrabaho, so considered as disabled sila. So, ito rin yung mga nakakaawa ng mga pasyente na. So, kung makikita nila doon sa figure na pinaflash natin sa kanilang screen, yung namamatay, halos dumoble, Dr. Jackie, tama po ba? Yes, from 11%, 21% po after 3 decades, almost 3 decades. Oo, tapos yung kanilang mga nagiging disabled, almost 3 times higher compared to doon ng statistics natin noong 1990. But with regards, Dr. Jackie, doon sa profiles ng ating mga patients sa Philippines, kumusta naman po? Ano yung may mga trend ba tayo nakikita or patterns, specific patterns sa mga pasyente ninyo with hypertension? Okay. Kung ibabase mo natin sa presyon study, ito po yung local na pag-aaral tungkol sa hypertension, makikita natin dyan sa graph, no? From 1992 towards 2013, pataas yung trend ng prevalence, no? Yung dami na may hypertension. At ganun din naman yung mga pasyente na nabibigyan ng gamot for hypertension. Yun nga lang po, what is alarming on this graph, kung makikita nyo, dumami po yung mga pasyente natin ginagamot. Ngunit, kung makikita ho ninyo, maliit lamang po na porsyento ng mga pasyente na ginagamot ang merong controlled na hypertension. At maliit lang din yung compliance rate natin. So, sa tingin ko, ito ay may malaking epekto rin po, no, sa paggagamot natin sa mga pasyente kasi wala rin pong kumbaga benepisyo or advantage yung treatment natin kung hindi naman po tama yung pag-inom ng gamot, hindi kontrolado ang blood pressure kasi nandun pa rin yung panganib ng komplikasyon dahil hindi natin na-target yung tamang blood pressure. But with this, ano ba usually ang nagiging issue natin, Doc Jackie? Bakit nagkakaroon ng gantong klase ng pattern po sa ating mga pasyente? Okay, doon po sa pag-aaral nila, no, yung isang dahilan ng poor adherence or hindi pagsunod ng mga pasyente sa mga tagubilin ng mga doktor ay dahil sa poor of knowledge also. Hindi nila naiintindihan kung ano yung sakit nila, kaya hindi nila nabibigyan ito ng importansya. So, kaya ngayong hapon, bibigyan natin ng importansya, eh, no? Yung education, yung pagbigay natin ng tamang kaalaman sa ating mga televiewers, kung ano talaga yung hypertension, anong naidudulot nito, at kung paano ba dapat nila sundin or inumin yung mga gamot.
So very important 'yun, no, kasi nakita na pinakita ni Dr. Reg Hockey na figure kanina na parang halos nasa 1/3 lang nung na mga nakikita ko nilang pasyente ang eventually ang nagkakaroon ng controlled na blood pressure. So yes, there's a big chunk, 2/3 pa po. So that's more than 60% na hindi natin naaayos yung kanilang tamang blood pressure. So it's very essential that we inform the public also para paano ba natin magagawa ng paraan na ma-target natin ang mga blood pressure po niyon, ma-achieve natin yung tamang blood pressure. And syempre ang ating end goal dito talaga is maiwasan po natin ang mga complication. So marami pa po ang ating impormasyong ibibigay po sa inyo tungkol sa hypertension at maya-maya lang po ay tungkol naman sa ating pagbabakuna, pagbibigay ng COVID vaccine sa ating mga pasyenteng may mga problema sa puso. Pagkatapos po lamang ito ng ilang paalala. Ating pong ipagpapatuloy ang topic natin tungkol sa hypertension at kasama pa rin po natin si Dr. Jacqueline Gonzalez Francisco. Now, Dr. Jackie, with regards to the education naman ng ating mga manonood, no, mag-concentrate tayo ngayon sa mga nakaugalian nila or mga usual nilang pinaniniwalaan. Lalo na ngayon, ang hirap balian. Ito yung frustration ka rin even as a pediatrician, eh. Marami pa rin tayong mga pamahiin, mga myths na ayaw talaga nilang bitawan until now. So we have to concentrate also with this myths at ibibigay rin ni Dr. Jackie, syempre, ano ba ang totoo? Yung mga iniisipan ng ating mga manonood, lalo na po yung mga pasyente nating may hypertension, is it still true? Applicable pa po ba siya sa panahon ngayon sa mga recommendations ng ating cardiologist? So umpisa natin, Dr. Jackie, hindi daw po magkakaroon ng hypertension ang mga taong anemic. Madalas natin naririnig to kahit sa pedya, eh. Ganun yung an natin, eh. Na-experience ko ito, sa real practice. So, dito siguro ang problema natin is yung
misconception, no? Mali nilang pagkaintindi kung ano yung hypertension at ano ang kinaiba nito sa anemia. No? So, lilinawin lang natin, Doc Nikki. So, pag sinabi pong hypertension, ito po ay may high blood pressure. No? Ang high blood pressure, ito po ay nakukuha. No? Meron tong systolic at yung diastolic na blood pressure na tinatawag. Yung unang numero na nakikita natin sa ating mga digital sphygmo manometer, pag kinukuha natin ang blood pressure, yun yung systolic. Yung nasa baba naman, yung diastolic. So, ang tatandaan lang po ninyong numero is 140 yung unang numero at 90 yung pangalawang numero. Pag ito ang numero lumabas sa inyong mga digital sphygmo manometer at mataas po, kayo po ay hypertensive. So, 140-90 po ang magic number natin. Ang kinaibahan naman po sa anemic, ito naman po yung mga pasyenteng mababa ang hemoglobin. At hindi po ibig sabihin na pag mababa ang hemoglobin ay hindi po kayo magkakaroon ng hypertension. Dahil magkaiba po ang sakit na yun. Pero Dr. Jackie, with regards to this monitoring, is there a specific time? Kasi yung iba nag-check ng blood pressure immediately after doing strenuous or talagang medyo mabibigat na trabaho. Ano ang perfect timing for them to check their blood pressure? Okay. Mas maganda, Doc Nikki, no, yung pagkuha ng blood pressure. Relax talaga yung pasyente. When it comes to timing naman, usually nare-recommend natin yan in the morning upon waking up, no, pagkatapos nila umihi, empty their bladder first, and then magpahinga muna, and then pwede na silang mag-take ng blood pressure before pa kumain or uminom ng gamot. Uh-oh. And how many times na kailangan nilang makakuha ng gantong level, yung 140 over 90, before we really diagnose them as hypertensive? Or isa lang ba hypertensive na talaga sila? Magandang tanong yan, Doc Nikki. Mm-hmm. No? Para masabi natin na hypertensive talaga ang isang pasyente, mas maganda ito po ay nakukuha natin ng at least 2 times no, na visit ng pasyente na mataas ang blood pressure niya. O may 140-90 siya na blood pressure. So let's go to another myth. Hindi na nila kailangan daw mag-monitor ng kanilang blood pressure sa bahay dahil kinuha naman ito sa clinic po ninyo, Dr. Jackie. So anong masasabi ninyo rito? So ito po ay hindi tama mo, no? Dahil napaka-importante natin i-stress sa ngayon. Oh. Ang tamang pag-monitor po ng blood pressure. Unang-una, meron po kasi tayong tinatawag na white coat hypertension. Mm-hmm. Ito po yung mga kondisyon kung saan ang blood pressure ng pasyente sa clinic ay napakataas, pero pag kinuha sa bahay ay mababa naman. Okay. So, syempre, kailangan natin kumpirmahin ito kung talagang mataas yung blood pressure sa pamamagitan ng pag-monitor ng blood pressure nila sa bahay din. No? And then, tsaka tayo makapag-decide kung kailangan talaga ng gamot ng pasyente. Meron din hong kaso ano, na yung pasyente, pagdating sa clinic, normal ang blood pressure. Oh, pero outside, mataas ang blood pressure. So, actually, wala pa akong rason no, sa mga pag-aaral kung bakit ganoon. Pero may mga ganong cases. So, pero sa mga pasyente na may mass hypertension, nakita ho nila na halos pareho yung risk ng pasyente ng may mass hypertension at yung true hypertension. That's why importante pa rin na ma-confirm kung meron talaga silang mass hypertension sa pamagitan ng pag-check ng blood pressure. Para so, mabigyan ng gamot agad yung kailangan. Ganon siya ka-importante. Kasi yes. Yun na, pag na-diagnose kayo ng hypertensive, lalo na siguro yung mga may medications na, Dr. Jackie. Yes, tama, no? Dr. Nikki. Oo. So, hindi lang po para sa diagnosis no, ang importansya ng pagkuha ng blood pressure, equally important din po ang pagkuha ng blood pressure ay para makita natin yung kung tama po yung dose ng gamot na natatanggap natin o kung kailangan i-adjust. Oo, kung maganda yung response ng mga pasyente natin sa binibigay na gamot ng inyong mga doktor. So, very important din po yun. Okay? So, huwag niyo pong kakaligtaan na hindi porket pinauwi na po kayo from the clinic ay hindi na po kayo mag-check ng blood pressure. Yun nga, sinabi kanina ni Dr. Jackie sa usapan namin na parang may isinusulong ngayon na hopefully talaga lahat ng mga pasyente natin, those with risk factors, those who are already diagnosed with hypertension, talagang mamomonitor at may sarili silang pang-measure ng blood pressure sa kanilang bahay. At ang maganda ngayon, Doc Nikki, meron na tayong digital na manometer. Kaya
kaya na nilang kumuha ng blood pressure sa bahay. At mamaya ituturo natin kung ano yung tamang pagkuha ng blood pressure para kahit sila mismo sa bahay, kaya na nilang gawin kahit wala silang kasamaan na kailangan kumuha, unlike dati, di ba? Kailangan merong makikinig. May tagapindot din. So, very convenient namin. Mabibili lang siya sa yun, sa mga sa digital pharmacy. Platforms, sa pharmacies. So, there's another myth or paniniwala na madalas din nating marinig, Dr. Jackie. Okay naman daw yung pakiramdam nila. Kaya, hindi sila dapat mabahala sa blood pressure nila na, especially those na matataas. Okay. Tama po ba yun? Hindi po ito tama. No? Maling-mali. Maling-mali. Mataas na nga eh. Dapat matakot ka na talaga. Dahil ang hypertension po ay kadalasan wala talaga yung sintomas. No? Nagkakaroon lang ng sintomas ang hypertension kapag ito ay nagkaroon na ng target organ damage. Yes. So, pag sinabing target organ damage, ito na yung mga nagkakaroon ng sira sa kidney, nagkaroon ng heart attack or stroke na nagiging dahilan na nagiging disabled ang pasyente niya. So, yun ang ayaw natin mangyari. That's why napaka-importante po malaman natin yung mga possible complications ng hypertension. Na makikita nyo dyan sa picture, no, ang hypertension ay pwede pong maging dahilan, no, ng mga heart attack, stroke, or kidney failure, or yung mga sakit sa mga ugat, yung arterial disease. Dahil nasisira ng mataas na blood pressure yung walls ng ating mga ugat. So, here's another thing. Nasa lahi po namin, Doc Jackie, na meron talagang hypertension. So, parang hopeless yung iba. Wala na raw silang magagawa doon. So, how true is this one naman po? Hindi rin po yan. Tama, Doc Nikki. Dahil ang hypertension is preventable. May mga kailangan lang tayong sundin. And kasama ho dito sa preventive measures na kailangan natin gawin is early screening or early detection of hypertension. Kaya ito po yung pinupush, no, ng ating society ngayon na kailangan mag-screen tayo ng ating mga pasyente, no, kung sila ay may blood hypertension. So, kaya ituturo natin ngayong hapon yung paano yung tama yung tamang pagkuha ng blood pressure. So, ito po yung mga steps na kailangan nating sundin pag tayo'y kukuha ng blood pressure. So, i-advise po muna natin yung pasyente bago kumuha ng blood pressure ay magpahinga muna sila, no? At least mga 30 minutes or 5 minutes. And then, iwasan po muna ang manigarilyo or pag-inom ng kape o pag-exercise, no? Dahil ito po ay maka-apekto sa blood pressure at maaaring tumaas ang blood pressure nila. Bago kumuha ng blood pressure, umihi po muna, i-empty muna yung bladder kasi pwede rin ito magpataas ng blood pressure. Ngayon, kung nagawa na ho natin yung mga yun, pwede na tayong kumuha ng blood pressure. Pero ito po yung mga susundin natin, ano? Kung paano kumuha ng blood pressure. So, iwasan muna natin ng makipagkwentuhan. So, ito po ay common mistakes kahit po sa clinic. Ano, nakikipagkwentuhan tayo habang kumukuha ng blood pressure. And then, kailangan yung kamay, tama ang posisyon, nasa heart level sana siya. Okay. So, pwede ipatong po sa mesa yung kamay, pagkukuha ng blood pressure. And then, ilalagay po yung bladder cup sa braso. So, bago ilagay yung bladder cup sa braso, ay iangat muna yung manggas. Yung manggas, no? Yung sleeves. Yes. Para sakto yung paglagay natin ng bladder cup. And then, dapat sakto din yung size ng bladder cup. Hindi mahigpit, hindi rin malubag para tama or accurate po yung ating makuha ang blood pressure. And then, yung pag-upo ho natin, hanggat maari po sana, yung paa natin ay naka-flat sa sa floor, no? And then, iwasan natin yung naka-criss-cross yung paa. And nakasandal yung likod natin para relax talaga. So basically, dapat tahimik muna sila. Yes. Wala mo nang gagalaw. Tahimik lang. Bawal mo na magdaldal. Bawal mo na makipag-usap kay Doc para siguradong tama ang makukuha ni Dr. Jackie na blood pressure po ninyo. Otherwise, baka mamaya tumaas ang BP po ninyo. Okay? So, eto po, Dr. Jackie, may mga additional pa tayo na ano? So, yung pagkuha ng blood pressure, ang advice po sa atin, yung recommendation ay tatlo po na readings ang kukunin natin. Okay. So, kadalasan yung unang kuha natin ay mataas, no? Dahil siguro kasama na yung kaba or hindi tayo nakapagpahinga agad. So, usually mataas yung una. So, i-disregard doon natin yun.
So, kukuha tayo ng dalawa pang readings at yun yung kukunin natin. Okay. I-average natin. And then, yun yung i-re-record natin. So, sa practice ko, I usually advise the patient na isulat talaga yung blood pressure nila para pagdating sa clinic, pag during follow-up, ma-adjust namin yung gamot. Depende doon sa monitoring. Monitoring. So, very important talaga yun na ma-follow ninyo ito para at least doon tayo sa pinaka-accurate na blood pressure nyo. Lalo na pag nasa bahay po kayo nagmo-monitor. Yung iba kasi kung ano-ano pang ginagawa, maraming household chores. Tapos bigla, ay, nakalimutan ko, may bilin pala si Dr. Jackie na i-monitor ang BP ko ng gantong oras. So, you have to relax, take time to rest muna before you take your blood pressure. And remember, yung mga postures, very important pala. Ngayon ko lang nalaman na ganun kadetalyado na dapat may mga proper positions din pala na ano. And even sa pediatric patients, actually in teenagers, very important na gumamit po tayo ng tamang cuff size. Yeah. Kasi minsan, kung masyadong malaki yung ating ginagamit para doon sa braso ng ating mga pasyente, mamaya, mababa yung ating ano. Kung masyado namang mahigpit, mataas ang blood pressure na mapukuha natin. So, importante rin na i-guide din kayo ng inyong mga doctor with regards to this specific na details. Okay? So, marami pa pong impormasyon ang ating pag-uusapan tungkol sa topic na hypertension at mamaya po ay tungkol sa COVID vaccination sa ating mga pasyenteng may problema sa puso pagkalipas lamang ng ilang paalala. Welcome back sa ating programang Health Talk ng Barney Doc. At kasama pa rin po natin si Dr. Jacqueline Gonzalez Francisco. Now, Dr. Jackie, may mga sinabi rin tayo kanina about measurement ng ating blood pressure. Now, ano po ba ang mga risk factors naman ng ating mga pasyente para magkaroon sila eventually ng mga hypertension? Okay, nakikita ho natin sa screen natin yung mga risk factors for hypertension. Ito po yung mga
modifiable at saka yung mga relatively fixed risk factors. Pag sinabing modifiable risk factors, ito yung mga may pwede pa tayong magawa para mabago o mabawasan natin yung mga chance na magkaroon ng hypertension kung ating ititigil po yung mga to. Kagaya ng paninigarilyo, pag-control ng ating blood sugar kung tayo may diabetes, no, pag-control ng ating cholesterol, pagiging obese or overweight. So, pag tayo ay nagpapayat, nagawas ng timbang, ay malaking tulong po ito para maiwasan natin ang hypertension. Ganon din po yung physical inactivity at yung unhealthy diet. So, ito yung more of lifestyle modification na tinatawag. So, ang tamang mga choices sa ating mga pagkain, sa pag-eerisyo, ay malaking tulong po para maiwasan ang hypertension. So, meron din naman mga tinatawag na relatively fixed risk factors. So, ito yung mga medyo mahirap natin baguhin pero may paraan pa rin naman para maiwasan natin. Ito yung may mga chronic kidney disease, yung may mga family history ng hypertension. So, hindi na natin mapipili yung genes natin. Eh, no? Increasing in age, hindi natin aray mapipigilan. Yung mga nasa low socioeconomic or educational status, yung mga lalaki, which is siguro related sa ano, lifestyle ng mga lalaki, kaya kasama sa risk factors. No? And then, kasama yung may mga obstructive sleep apnea or yung may mga psychosocial stress. Mm-hmm. Yung stress talaga yung mahirap. Oo, mahirap ayusin. Hindi naman wala. Parang tayong mga doktor, parang at risk talaga tayo. Sa fixed na risk factors. Pero Dr. Jack, usually ang pinakamalaking question ng mga tao ngayon is, ano po ba ang for us to avoid or at least lessen our risk to get this to get hypertension, ano ba talaga ang tamang diet? Kasi minsan ayoko na lang kumain ng lunch and ano ng breakfast, dinner na lang kasi gusto ko talagang pumayat. Ang sabi ni Dr. Jackie, kailangan naming magbawas ng timbang. So how do you advise patients usually regarding their diet? Sige, Doc Nikki, mamaya tatalakayin natin. Meron tayong mahabang listahan. Mahabang listahan pala. So yes. Patay tayo diyan. Masamang ano to. Goodbye ano tayo mga practices natin ng mga fast food pala. Yung mga pinagbabawal. Lagot din ako dito kay Dr. Jackie. Now, let's go to another usual myth na kadalasan pero natin naririnig, no? Mataas, doktora, ang aking blood pressure, kaya iinom ako sa ngayon ng gamot. Pero, pwede po bang inumin ang gamot na binigay ninyo sa kapitbahay ko? Ito ay nangyayari pa rin sa practice natin. Kahit antibiotic kami sa pero with regards to hypertension. Kung ano ang gamot ng kapitbahay, ayun din yung inamin. So, hindi po ito tama. No? Dahil hindi po lahat ng gamot ay angkop sa pasyente. Meron pong tinatawag tayong compelling indication. Yes. Kaya ho tinitingnan ho muna ng doktor ang pasyente bago bigyan ng gamot. Dahil titingnan ho muna niya lahat ng mga sakit o comorbidities ng pasyente bago pumili ng saktong gamot na ibibigay sa inyo. Kaya kailangan po magpakonsulta muna kayo sa doktor bago uminom ng gamot. So we really have to cater, even kahit anong sakit actually yan, basically we have to cater to the needs of that specific patient. Kumbaga, individualized po ang treatment ng ating mga doktor. So, maraming pa po kasing detalyang hinihingi sila, Dr. Jackie, para malaman po natin kung ano ang pinakaangkop, pinakatamang gamot na bagay sa hypertension po ninyo. Okay? So, Dr. Jackie, natatakot naman akong masira ang kidneys ko. Kaya, ano ba itong binibigay na gamot sa akin pagkarami-rami minsan? So, ayoko na lang uminom ng gamot para sa hypertension dahil takot ako masira ang mga kidneys ko. So, is this true or not? Hindi po totoo ito. No? Pero totoong nangyayari ito sa ating mga pasyente. Dahil natatakot silang masira ang kidneys, kaya tinitigil nila yung mga gamot. Pero sa totoo lamang po, ang mga gamot ay hindi po nakakasira ng kidneys. Kabaliktaran po, no? Ang hypertension or mataas na blood pressure ang sumisira ng artery o yung ugat ng kidneys na eventually po, yun yung nagiging dahilan ng pagkasira ng kidneys or kidney failure na tinatawag. Okay. Kaya kailangan inumin po yung mga gamot ng tama. So, para makontrol. Kasi yun talaga, nakakasira ang hypertension ninyo. Pag hindi controlled, pwede talaga yung sirain ang mga importanting organs na nabanggit din ni Dr. Jackie kanina. Okay? So, Doc, tinigil ko na ang gamot ko sa hypertension dahil normal na
usual ito naririnig talaga sa mga pasaway nating mga pasyente dyan. Tinigil ko na po ang aking gamot dahil okay na, normal na po ang blood pressure pagkatapos ko pong inumin ang reseta ni Dr. Jackie. So tama po bang gawain ito? Maling-mali po, no? Dahil ang pag-inom po ng gamot sa hypertension ay kadalasan ito po ay tinatawag nating maintenance na gamot. So araw-araw po natin itong iinumin. Kapag tinigil po natin yung gamot, ay maaring bumalik po sa mataas na blood pressure. Yes. At hindi po natin, kung hindi natin namomonitor yung blood pressure natin, syempre hindi po natin nakikita na, ay mataas na pala ang blood pressure ko at napapabayaan. At doon tayo nagkakaroon ng komplikasyon. Bigla na lang nasa-stroke, nag-heart attack, dahil tinigil natin yung gamot. So, napaka-importante po na habang nag-inom ng gamot, ay nagmomonitor din tayo ng blood pressure. Oo, parang lagnat din yan. So, kung nagbibigay tayo ng gamot, ano bang expected natin? Bababa ang temperature. So, just the same, sa hypertension, magbibigay ng gamot sila Dr. Jackie, dapat magno-normalize, yun yung target kasi natin. Pero, syempre, pag tinanggal natin ang gamot, magsushoot up na naman ang blood pressure nyo. So, it's very essential that you continue, you maintain, and you talagang take your medications religiously. Tuloy-tuloy po yan. Huwag tayong in denial. Yung iba kasi, ay, ayoko na. Parang tapos na to, naayos ka na. So, you really have to take your medications on a daily basis. Okay? Madalas din tanong, actually, Doc, ng mga pasyente, Doc, hanggang kailan ko inumin? Kakaumpisa mo pa lang ng reseta, yun agad. Pero, meron naman ho silang, tama naman yung tanong nila, hanggang kailan. Depende ho kasi yan kung ano po ang dahilan ng hypertension. Dahil dalawa po ang klase ng hypertension. Yung una, tinatawag nating essential hypertension. Mm-hmm. Yung pangalawa po ay yung secondary hypertension. Mm-hmm. Pag sinabing essential hypertension, yun yung mga hindi natin malaman kung anong dahilan, no? Kung bakit tumaas ang blood pressure nila. At ito po ang pinaka-common o kadalasan na nakikita sa clinic, yung essential hypertension. So, kadalasan, itong mga pasyente ay mangangailangan talaga ng maintenance or mahabang gamutan or even lifetime. No? Dahil hindi mo nga matukoy kung anong dahilan ng pagtaas. Ngayon, sa secondary hypertension naman, depende naman ho yan sa kaso. So, once na makorrect yung cause o yung dahilan ng pagtaas ng blood pressure, may posibilidad na maaring matanggal. Pag na-correct natin yung cause. So, yun. So, there is another myth na usual ko rin po naririnig ito, no, sa mga, lalo na sa ating mga barangay, sa mga baryo po. Umiinom ako, Doktora Jackie, ng pineapple juice at kumakain ako ng minsan isang ilong bawang, sabihin natin, upang mapababa ang aking blood pressure at maiwasan ang pag-inom ng gamot. So, may effect po ba ang pineapple juice at bawang sa blood pressure ng ating mga pasyente? Okay, paano ko ba sasagutin? Partially correct siguro, no? Kasi ang pineapple juice, meron kasi ang potassium. And then, sa mga pag-aaral naman, ang potassium ay nakakatulong naman sa bumaba ang blood pressure. Pero hindi po siya established na gamot or alternatibong gamot sa hypertension. Dahil hindi po sapat ang pag-inom ng pineapple juice para mapababa ang blood pressure. Sa gusto nating target na blood pressure, no? Baka naman mapasobra tayo ng pineapple juice, ng hyperacidity tayo, nag-ulcer tayo sa kakainan ng pineapple juice, hindi pa rin bumababa o hindi pa rin natin na target yung gusto natin na blood pressure, especially with bawang. Baka masira, maunang masira ang ating chan bago pa gumaling yung ating hypertension. Naubos na nila yung tindang bawang sa suking tindahan pero hindi pa rin bumababa ang blood pressure. So, very important na guided pa rin po tayo ng ating mga cardiologists. Okay? But there are also, Dr. Jackie, tinatawag natin non-pharmacologic na therapy or yung mga binibigay natin na advice na hindi nangangailangan ng gamot para makatulong na, kumbaga, to augment para maka-help dun sa mga binibigay natin na mga medications. Ano-ano po yung mga ito? Tama, Doc Nikki. So, ito yung mga non-pharmacologic therapy na usually ito yung first step natin para mapababa ang blood pressure. So, una dyan, weight loss. Na napakahirap. Hindi pa naman. So, sa mga pag-aaral, pag nagbawas daw tayo ng timbang, ay malaki rin ang tulong sa pagbaba ng blood pressure. Kasama na doon yung healthy diet. Pag sinabing healthy diet, more of yung mga fruits, yung nuts, whole grains, yan yung mga kinakain natin. At iiwasan natin yung mga mamantika at yung maaalat na pagkain.
And kagaya dyan sa table, nakalagay reduced intake of dietary sodium. So, gaano nga ba kadaming asin, ang pwedeng kainin? So, depende sa literature po, sinasabi 4 to 5 grams pwede. Pero, individualized pa rin ito kasi iba-iba ang sakit ng pasyente. Siyempre, pag may sakit sa kidney, mas mababa pa sa 4 grams ang pwedeng intake nila ng sodium. So, paano mo ba ma-estimate kung ilan ba ang 4 grams? Oo, gano'ng karami yun. So, usually, ang sabi, nasa isang kutsarita. Sa isang araw na yun? Yes, isang araw. So, imagine mo yun. So, kailangan maging conscious din tayo sa mga labels ng mga pagkain na binibili natin. Mm-hmm. Kasi nakalagay naman dyan yung sodium content. Okay. Para ma-estimate mo sa isang araw, ay ilan na bang nakain kong asin sa buong araw? Sumasobra na ba tayo sa advice na dietary intake for sodium? So, other than that, no, yung mga... Kasama na dyan yung potassium intake. Yeah. Which is, nakikita natin sa fruits. Kaya natin nire-recommend na kumain ka ng prutas, mataas sa potassium. Okay. Para bumaba ang blood pressure. Pero with caution pa rin, especially sa mga pasyente nating diabetic, no? Or may sakit sa kidneys. Hindi naman pwede silang kumain ng isang terbang prutas. Kasi kung mataas ang potassium at may kidney problem ka, baka mamaya atakin ka sa puso pag masyadong nag-shoot up ang inyong potassium levels. So, physical activity, exercise po. Yung recommendation is yung mga aerobic exercise, jogging, walking, or cycling, swimming, pwede po yun. At least 3 to 5 times a week or 30 minutes per day, pwede po. And sa pagdating sa alcohol, yan, madalas yan tinatanong, Doc, pwede pa ako uminom ng alcohol? Mm-hmm. Kung dati po kayo umiinom ng alcohol, maximum of 2 bottles po for men, 1 bottle for women. Anong klaseng alcohol, drink yun? Beer yun. Beer hindi lang hard yun. Ay, yun. Kasi baka mamaya, mga kung ano-anong hard drinks na ano, maglalasingan na yung ating mga manonood. Dahil mas mataba ang hard drinks natin. Pag hard drinks, may allowable naman na intake naman po per day? Yes. Meron din. Meron din. Ilang shot? Baka mamaya bote yung kunin nila. Maliit lang na shot. Baka bote yung Dr. Jackie ang kunin nila. Okay. Pero kung hindi po kayo umiinom ng alcohol, mas better. Huwag na po kayong uminom. Yan. So, yun na. May allowable tayo. Depending on the type of alcoholic drink na iinumin po ninyo. Ha? Hindi pwedeng hard drinks, pero dalawang bote ang i-order ninyo. Magagalit si Dr. Jackie pag follow up nyo ng clinic niya. Now, there's another celebration no, na pinapa-ano ninyo, na binibigyan ninyo ng emphasis, Dr. Jackie. Ano itong ano, apat dapat? What is this all about? So, ito yung theme ng ating World Hypertension Day for this year. Apat dapat, dapat lahat. No? So, yung first step is know your blood pressure. So, ito yung paulit-ulit nating sinasabi kanina. Kaya tinuro natin kung paano ba yung tamang pagkuha ng blood pressure. Kasi bago tayo maggamot ng hypertension, ay dapat malaman muna natin kung high blood ba talaga tayo sa pamagitan ng tamang pagkuha ng blood pressure. So, yan yung first step. Pangalawa, consult with your doctor. So, kagaya na sabi natin kanina, marami tayong mga pinaniniwalaan na akala natin ay tama. Pero mas maigi pa rin na magpakonsulta tayo sa doktor para mabigyan tayo ng tamang advice sa paggamot ng hypertension. Pangatlo, take your maintenance medications to control your blood pressure. So, inumin natin yung mga niresetang gamot ng doktor natin at wag natin basta-bastang ititigil dahil sinabi ni ganito at sinabi ni ganyan. So, bago natin itigil yung mga gamot natin no, or palitan yung mga gamot natin, magkonsulta muna parati sa doktor ninyo. And then, syempre, pang-apat, ito yung napaka-importante din, is change your lifestyle. Kasi, malaki po ang naidudulot no ng tamang pagkain, ehersisyo no sa pag-control ng ating blood pressure. Dahil sa tingin ko, kaya tumataas talaga ngayon yung kaso natin ng hypertension ay dahil sa lifestyle na rin natin. So it doesn't mean that your advice ngayon ng Department of Health to stay at home ay talagang stay at home at wala na kayong gagawin. You can actually do some exercise even while you're at home, no? So, in relation to staying at home and the COVID vaccination naman, ito yung madalas na tinatanong kasi maraming kumukuha, Dr. Jackie, ng clearance before they get their ano no their COVID vaccine. So, anong po ba yung mga usual na encounters niyo, yung mga usual questions why they go to your clinics para before sila makakuha ng kanilang bakuna laban sa COVID?
Okay, lilinawin lang ho natin sa mga pasyente na may sakit sa puso, hindi po natin kailangan ng clearance prior to vaccination. No? Pero hindi naman namin kayo pinagbabawal na magpakonsulta, especially kung may nararamdaman kayo or due na talaga kayo for follow-up. Mm-hmm. Kasi kahit naman walang bakuna, talagang ina-advise natin yung patient na mag-follow-up for check-up, no? Para matingnan natin kung okay pa sila, kailan natin mag-adjust ng gamot, or may mga side effects yung mga gamot nila. Pero clearance for vaccination, hindi po kailangan. Mm-hmm. Yun, very clear po yan, ha? So unless talagang siguro may mga nararamdaman sila or may mga specific ba ngayon na Dr. Jackie na mga target blood pressure na wala naman, no? I think yung sobrang taas, lalo na if they're feeling, if they have symptoms, siguro yun yung mga hindi ba ninyo ina-allow muna na magpapakuna or ipapadali nyo ng konti? Base po sa rekomendasyon ng DOH tsaka sa Philippine Heart Association, ang mga pasyente lamang ho na may blood pressure na 180 over 120 pataas, ito po yung mga hindi muna babakunahan. Okay. Pwede pa rin bakunahan pero i-reschedule natin. Okay. Once na mas mababa na yung blood pressure nila o mas stable na sila. Oo. So mataas na yun masyado. Ha? Nakakatakot na actual ang 180 over 120. Yes. So sana wala kaming ma-encounter ulit ng mga ganyang BP June. Kasi natatakot kaming mga nagbabantay na hindi internal medicine, mga pedya. Anong gagawin namin dito? What? Ano pa ba ang mga importanteng impormasyon, Dr. Jackie, na kailangan nating ibigay sa ating mga manonood na may mga cardiac problems before they get their vaccination? Ayun, ito. Pwede ba magpabakuna contra COVID kung sila ay may hypertension? So definitely, yes. It's a yes. Yes. Oo. Lahat po ng may hypertension ay dapat magpabakuna dahil ayon po sa mga pag-aaral, yung mga taong may hypertension ay mataas yung chance nila magkaroon ng severe type of infection sa COVID. So mas mataas yung risk nila. That's why kailangan nila ng bakuna for protection. So may mga paghahanda rin sila, Dr. Jackie, na kailangang gawin before magpa-vaccinate. So ano-ano yung mga to? So syempre yung mga pasyente natin na may hypertension, may mga maintenance yan. Yeah. So inumin nyo lang yung mga maintenance nyo. Huwag nyong hihihinto at mag-monitor kayo ng blood pressure nyo rin para at least nalalaman natin kung tumataas na ba yung blood pressure natin o hindi para ma-adjust yung gamot ninyo kung kinakailangan. Okay. Bago pa pumunta sa vaccination site. Pwede kasi mag-cause ng delay yun, no? Pag kinabahan pa yung pasyente, tumaas pa lalo yung blood pressure, na-cancel yung vaccination dahil mataas ang BP. So ano pa ba yung mga dapat nilang gawin sa araw ng pagbabakuna in case na may schedule na sila? So as usual, emphasize natin, take your medicine. Yeah. So before kayo pumunta sa inyong vaccination site, inumin muna yung gamot at magdala rin ng extra na gamot. Mm-mm. Para kung sakaling tumaas pa yung blood pressure doon sa vaccination site, meron kayong extra na gamot na pwedeng inumin. Uh-oh. And then mag-relax lang ho kayo. Iwasan nyo din yung pag-inom ng kape, mga soft drinks, or paninigarilyo, or pag-inom ng mga pain relievers before vaccination. Kasi ito yung mga gamot or na pwedeng magpataas ng blood pressure before kuhaan kayo ng BP doon sa vaccination. And don't worry, no, sa ating mga lahat ng mga pasyente, whether may hypertension or iba pang sakit, may mga nakabantay po tayo, mga doktor, nurses, mga healthcare workers from the enlistment area, registration area, sa education, pag-educate sa inyo, sa vaccination area, and even after vaccination, nakatutok po ang mga frontliners natin para po kayo ay mabantayan ng maigi just in case you have problems. Okay? Bago pa naman sila bakunahan, May screening pang dadaanan. Nagtutik ng vital signs But in case na ito yung mga usual problem, like ako, na-encounter ko ito, na may iba kami mga pasyente during the time na ako ang bantay sa vaccination center, tumataas ang BP after habang nagbabakuna or after vaccination. So ano ang kailangan nating tandaan or gawin dito, Dr. Jack? So bago magpabakuna, mag-relax po muna. No? Inhale, exhale muna tayo para ma-relax. Iwasan yung mga pag-inom ng kape, yung kaninang binanggit ko, iiwasan muna yon. Huwag muna kumain, no? Huwag manigarilyo, or umihi muna bago kayo magpakuha ng blood pressure para hindi mataas yung inyong BP pag kinuhaan kayo. At syempre, yung pag-inom ng gamot. So, pagkatapos naman ng bakuna, pag mataas yung blood pressure ninyo,
relax ka lang. Huwag kabahan. Inhale, exhale ka ulit. Mga 3 to 5 minutes, inhale, exhale. And then, i-repeat lang naman yung blood pressure. Uulitin lang naman yan. And there are also monitor other, ano, Dr. Jackie, no, mga other cardiac conditions na pwedeng, ano, na nagtatanong din, hindi lang hypertension. So, yes, pwede rin ba silang mapakunahan laban sa COVID? Yes. Lahat po ng sakit sa puso, na may sakit sa puso, pwede pong magpabakuna. Wala pong bawal or kontraindikasyon na sila ay bakunahan. Dahil sila po yung kasama sa mga vulnerable group. Group, yeah. Kaya priority natin sila na mabigyan ng bakuna. Yun naman pong may mga iniinom na gamot, pwede ba silang bakunahan or hindi? Yes, pwede po silang bakunahan. May iilang gamot lang na meron tayong precaution, no, sa pagbibigay ng bakuna. Isa na ho dito yung mga tumatanggap o umiinom ng warfarin, o yung mga direct oral anticoagulant, kagaya ng dabigatran, rivaroxaban, or apixaban, may mga pampalabnaw ng dugo. Yes. Sila po yung ina-advise natin na diinan yung injection site ng mga at least 2 minutes para maiwasan yung pagdudugo or bleeding, which is maliit lang naman yung chance ng mga bruises or hematoma sa kanila. Specifically, yung sa mga naka-warfarin ho, tinitingnan lang natin dyan yung kanilang INR na tinatawag. Ito yung test natin para makita yung labnaw ng kanilang dugo. So, yung mga pasyente natin na may INR na 3 pababa, ay pwede naman bakunahan. No? Gumagamit lang ho sila ng mas maliit na needle. Para mapaliit pa talaga yung chance na magkaroon ng problema like bleeding during the vaccination. And how about, Dr. Jackie, yung may mga ibang sakit like yung tumatanggap, yung may mga rheumatic heart disease, are they allowed to get the vaccine also? Yes, of course. Yung, kahit yung mga nakapenicillin, wala pong problema magpabakuna. Pwede silang tumanggap. And there's one problem na napapansin natin ngayon, Dr. Jackie, with regards to vaccination, yung nagkakaroon ng pagbabara, yung thrombotic events na sinasabi nilang ayoko nang magpabakuna, Doc. Marami kaming nababasa sa Facebook at social media na nagkakaroon ng pagbabara yung kanilang ugat because of the COVID vaccine. So, anong masasabi nyo tukol dito? Tama, Doc Nikki. Ito yung isa sa mga nagiging problema na dahilan ng mga tao, no, kung bakit ayaw nila magpabakuna dahil sa mga napabalitang stroke or thrombosis dahil sa pagbabakuna. Pero kung titingnan ho natin, kagaya kung paano natin ginagamot yung pasyente natin sa clinic, pinagbabasehan natin parate yung risk over the benefit, no, nung gamot na binibigay natin. So, dito kaya natin gustong ipakita yung table na ito para makita natin na yung risk na magkaroon ka ng COVID ay mas mataas kesa doon sa effect ng bakuna o kung hindi pa nga actually established bakuna ang dahilan kaya nagkaroon ng stroke o thrombosis na sa pasyente. So, titimbangin lang natin kung ano ang mas mataas ang tsansa ng pasyente na magkaroon ng COVID or kung magkaroon siya ng thrombosis. So dito, makikita natin sa graph na ito na yung mga pasyente may mga sakit sa puso ay sila yung mga vulnerable or yung mataas yung tsansa magkaroon ng mga severe type of infection na nangangailangan ng ICU or sila yung mga namamatay dahil sa COVID infection. Kung ikukumpara naman natin sa datos na nakukuha natin kung ilan yung mga porsyento nagkaroon ng thrombosis dahil sa vaccine, kung makikita ninyo, 4 sa bawat 1,000,000. Oo. So, almost 0.0004%. Yeah. Napakaliit po. At ito ay hindi pa established talaga na ang vaccine ang direktang naging dahilan ng thrombosis. Yeah. Dahil mahirap din ho natin makita yung causality dahil napaka-rare nung mga kaso ng thrombosis. Kung ikukumpara natin sa mga naninigarilyo, mas mataas pa ang risk mo magkaroon ng thrombosis, no? 0.18%. So, 1,763 in 1 million. Yeah. So, kung ikaw ay smoker, mas dapat matakot ka pala na magkaroon ng thrombosis kesa dun sa bakuna. So, magpabakuna na ho tayo. So, thank you, Dr. Jacqueline, no, regarding sa inyong pagbibigay ng linaw tungkol sa sakit na hypertension. At syempre, yung pagbibigay natin ng advice doon sa ating mga cardiac patients, mga pasyenteng may mga sakit sa puso, regarding sa ating COVID vaccination. Do you have any other words na parting words before tayo matapos sa ating programang ito? Okay, so thank you, Doc Nikki, for the chance, no, para makashare tayo ng
ating thoughts about this about hypertension and yung COVID vaccination. So for the hypertension po, very important ang early detection or screening. Kaya ho, mahalaga rin ang pag-monitor ng blood pressure natin para malaman natin ng maaga kung tayo ay hypertensive at masimulan agad natin yung intervention or paggagamot to prevent the complications, which is the cause of mga disability and mortality, which is until now, hypertension is still in the top 10 cause of mortality. So, yun yung goal natin. Mapababa yung mga mortality rates natin tsaka disability because of hypertension. About COVID vaccination naman po, kung makikita natin yung positivity rate natin for COVID sa ngayon ay napakataas at napakabilis kumalat. So, kailangan medyo mabilis din yung action natin para labanan yung COVID infection. At isa na ho doon yung pagbabakuna. So, yung mga pag-alangan natin about vaccination ay sana mabigyang linaw dahil dito sa mga information dissemination na ginagawa natin. So hopefully malinaw po sa ating mga televiewers, no? Kung gaano ka-importante ang bakuna at kung safe pa talaga ang bakuna. So huwag kayong matatakot, magpa-vaccinate ha. Kung may chance na kayo magpabakuna, may schedule na po, grab the opportunity. Gaya ng sinabi natin sa previous nating segments, diabetics, at ngayon yung ating mga pasyenteng may hypertension at ibang sakit na related sa heart, definitely you can get your vaccines unless talagang may mga symptoms kayo nararamdaman na talagang yun, mga hinihingal kayo, nagkakaroon ng chest pain, mataas na blood pressure, Dr. Jackie, 180 over 120. So yun lang ang mga contraindications at the moment. Or may severe reaction, mga allergic reaction sa ating vaccination. So again, maraming salamat sa inyong pagsama sa programang Health Talk, Hambay ni Doc. Ako ang inyong program host, Dr. Nikki James Francisco. Hanggang sa susunod po ulit na edisyon. Good day!